harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago, huwag kang duwag. Magaling ka lang sa buka, leche. Ayun na nga no, mga kababayan, yan ang napakatapang na hamon ni Sir Erwin Tulpo dito kay Antonio Trillanes. Pero bago po natin panoorin yung video na yan ni Sir Erwin Tulpo, kung bago lang po kayo sa PH Update, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. At para naman sa mga solid viewers natin dyan, attendance time na tayo. Pakicomment naman po sa baba kung sa tingin nyo ba kailangan talagang matuloy ng hearing nitong si Trillanes sa Davao. Hayun na nga no, mga kababayan, etong napakatapang na hamon ni Sir Erwin Tulpo dito kay Antonio Trillanes. Kung talagang matapang ka at kung talagang totoo ang mga sinasabi mo sa mga anak ni President Duterte, harapin mo ang kaso mo sa Davao. Pumunta ka sa Davao at huwag kang magpasaklolo sa Supreme Court para gawin na lang dito sa Manila ang hearing ng iyong kaso. Magaling ka lang kasi sa dakdak, Trillanes, pero pagka pinalagang ka na, natatakot ka naman. Para sa buong detalye, mga kababayan, heto na si Sir Erwin Tulpo. Ay bayan, magandang umaga po, Erwin Tulfo, at your service. Kung kayo po ay nagtataka kung bakit tila tahimik po si Senador Trillanes itong mga nagdaang araw, hindi po dahil Semana Santa. Mga demonyo, wala Semana Santa sa kanila. Anyway, kaya po na nahimik itong mama, namang problema raw. Dahil meron po siyang hearing, ha? May kaso po siya sa Davao na mag-uumpisa na po sa sala ni Judge Mario Duwabes ng RTC Branch 15. Ito po yung kaso na isinampa po ni Attorney Manscarpio at dating Vice Mayor Paulo Duterte noong December 27, dahil sabi ni Trillanes, itong dalawa raw, ito si Carpio at Duterte, may kinalaman dito sa 6.4 billion pesos na shabu shipment. Kung naalala ho ninyo, nagkaroon pa ng hearing sa Senado dyan. Aba, yun na nga, nakakulong na ngayon sila Tagubay, yung broker at ilang mga Chinese national. Pero si Carpio at saka Duterte, hindi naman ho naisama dyan because wala naman talaga hong kinalaman. Gawa-gawa lang ho yung ni Trillanes, binasi niya lang doon sa sinabi ni Taguba na hindi naman po napatunayan na may kinalaman itong dalawa. Nevertheless, to cut the story short, eto na ho yung kaso. Civil case po na isinampan ng dalawa laban kay Trillanes. Ngayon, itong kulukoy na senador na nagmamatapang-matapangan sa TV at sa radyo, akala mo kung sinong gago, akala mo kung sinong hinayupa, wala palang itlog, ha? Duwag pala ang hinayupa, ha? Oy, Trillanes, makinig ka. Sir, kung gusto mo magmatapang-matapangan, ha? Kung gusto mong kung ano-ano, kung naalala ho ninyo, naalala ho namin, sir, yung pinagsasabi nyo, oh, it's nothing but another harassment suit because our corrupt and co-opted justice system have become the refuge of Duterte's crown drills, ha? Yung sinasabi nyo, walang kwenta, ha? Harassment na naman kaso yan laban sa akin dahil ginagamit ng Duterte government yung judikatura, ha? Tapos meron pa sinasabi na siguraduhin nyo lang, ha? Na lagi kayo nandiyan sa kapangyarihan. Kung hindi, hahabulin ko kayo. Ito ang aking misyon. Ha? Ito nga ay civil case pa lang. Naiihi ka na sa pantalon mo sa takot. Nanginginig ka na sa takot. Tumatakbo ka sa Korte Suprema. Humihingi ka ng ayuda na huwag matuloy ang hearing sa Davao bagkus dalhin na lang ang hearing sa Maynila. Kung talagang matapang kang demonyo kang, ha? Kung talagang matapang ka, ha? Harapin mo kahit saan yan, alright? Ituturuan kita ng technique para bumilip ang tao sa'yo, ha? Kung talagang matapang ka. Bago ka magsasalita, ha? Na mga maanghang na salita, gaya na ginagawa ko ngayon, siguraduhin mo na meron kang bit-bit mo yung itlog mo, ha? Bit-bit mo, ha? Dahil alam mo yung consequences niyan. Pag may sinabi ka, may mga kung ano-ano mga ginagawa, akusasyon na ginagawa mo, ha? Dapat alam mo anong repercussion, alam mo kung anong balik niyan. Either madidemanda ka o mapaka. Ha? Salita ka ng salita sa media, ha? Akala mo siguro nasa Navy ka pa rin, nasa Philippine Navy ka, na pag nagsalita ka sa mga tauhan mo, subordinate mo, hindi magsasalita yung mga sundalo dahil takot sa'yo, official ka. Dito sa mundo ngayon natin na ginagalawan, hindi. May karapatan silang magdemanda, may karapatan sila kagaya mo ng ginagawa mo, dinamanda mo sila mukha usod, etc., etc. Ngayon, ikaw idinimanda. Ang kaso ngayon nandoon sa Davao. Ngayon, harapin mong hinayupa ka. Huwag kang magtatago dyan sa saya ng Supreme Court. Harapin mo yung kaso. Ha? Kung yan ay libel case, harapin mo. Huwag kang magduwag.
eh, tatakbo ka sa Supreme Court, hihingi ka ng ayuda, ipapatransfer mo sa Manila dahil nanginginig ka sa takot, dahil makamapapatay ka. Eh, tarantado ka pala eh. Dapat naisip mo na yun noong una, bago ka bumuka ng bibig, ha? Tinira mo ng tinira si Duterte, mga tauhan niya, mga tiga-Davao, sana nilagay mo sa maliit mong kukoting hinayupak ka, yung repercussion, yung balik nito. Babalikan ka talaga ng kaso. Kung hindi ka makukulong, huwag kang magmatapang-matapangang pinador ka. Ah, kung magmamatapang-matapangang ka, dapat buwal loob mong hinayupak ka. Bit-bit mo yung itlog mo. Ah, at hindi aakyat dito. Pag nandyan na yung kaso, harapin mo. Hindi yung putang ina matatakot ka, nanginginig ka, naiihi ka sa pantalon mo, ha? Nababasa na yung barong Tagalog mo dyan sa Senado dahil may kaso ka. Harapin mo ang kaso Trillanes sa Davao. Huwag kang magtago, huwag kang duwag. Magaling ka lang sa boka, leche.